from Kuwait and Dubai, Middle East. Familiar po sa Middle East. Ayan, maraming Arabo. Mabango daw yung mga Arabo eh. Balita ko lang. Okay, so almost half na mga kaibigan natin na member dito is nandun sa Kuwait and Dubai. Ngayon, ang kagandahan po niyan, yung HPI, nag-start po tayo ng April 8, 2014. So, ibig sabihin po, mag-one year na po yung company natin next month. Tama po ba? Tama. Yan. So, ibig sabihin po yan, kasama po kayo sa pioneering stage yung company natin. And ang good news po dyan, this coming third week ng May, yun po yung anniversary special or anniversary celebration ng company natin sa May. Tentatively sa May, SM Skydome. Okay po? Familiar po ba kayo sa SM? Mall po, mall. May aircon. Pagpasok ninyo, malaki. Familiar naman. So ngayon, sa SM North Skydome, doon po natin gagawin tentatively yung anniversary special. Okay. Ngayon, ang kagandahan po dyan, isasabay kasi yung halo sa after birthday ng chairman natin. Kasi ang birthday ni chairman natin is May 4, 2015. Okay? 24 years old. Ano pong pangalan ng chairman natin? Si Sir Darlito De La Cruz. Okay? So, bigyan ko lang kayo ng konting background. Si Sir Darlito De La Cruz, yung chairman natin, is a 23 years old guy na businessman. Bata pa lang siya, 18 years old, nag-buy and sell ng mga sasakyan. And in the process, doon yung nakilala or nakaipon ng mga koneksyon sa mga malalaki pang negosyo nung sinimulan niya yung mga buy and sell na yun. Ngayon, yan si Sir Darlito. Ngayon, papaano naman natin kikilalanin yung HPI? Naririnig po ba ako sa likod? O naririnig yung boses ko? Ayan, medyo may technical problems lang kasi doon sa mic. Anyway, ang kagandahan po niyan, familiar po ba kayo sa mga financial institution like bank, BDO? Yan, isa sa mga pinakakilalang banko sa buong Pilipinas, BDO. Tama po ba? Ayan, yes. Kaya po pasok yung BPI, Swiss Bank. Banko po. Familiar? Walang reaction? Okay. Banko. Okay. Ngayon, ang kagandahan po niyan, bakit ko pinapakita yung BDO? Tama po ba sa mga financial institution like for example ng banko or mga insurances, okay, or mga stocks or mga mutual fund, mga ganyan, may mga investors doon, tama ba din? Tama po ba? Tama. Or may tinatawag doon ng mga depositor. Ngayon, yung mga banks na yan, sila yung mga nagmamanage ng mga finances ng mga depositor nila or yung mga investors nila. Tama po ba? Sa nila pinapasok yan, unang-una sa stocks. Okay? Pangalawa saan? Businesses. Saan pa po? Mga loans. Tama po ba? Sino po dito yung mga may car loans or mga housing loans? Okay? Ngayon, pagka nag-deposit tayo dyan, yung banko ngayon, nag-manage siya yung finances, pinapasok niya dun sa mga malalaking negosyo tulad niyan. Na kung saan, yung mga financial institution nag-o-offer ng 8% to 15% per year. Tama po ba? Ngayon, depende pa yan sa takbo ng economy. Tama po ba? Kasi may akyat baba. Diba? May plus or may minus yan, may profit or may loss. Tama po ba? Yes. Okay. Ngayon, papaano naman po nangyayari ang HPI? Ang HPI naman po, hindi po tayo financial institution o hindi tayo banko. Pero may mga negosyo around HPI. Okay? Ano po yung mga negosyo na around HPI? Ngayon, kung titignan natin yung brief background ng HPI, tayo po mga members kasi. Okay? Tayo po yun. Sino po dito yung mga members na? Taas po ang kamay. Ayan. Tayo po mga members o yung mga magiging members pala na magiging part ng HPI. Si HPI po kasi yung nag-negosyo para sa atin. Okay? Nasusundan po? Ngayon, ano po yung mga negosyo around HPI? Gusto ko lang pong pakita sa inyo. Ano yung mga backbones o yung mga ginagawa ng HPI na negosyo para makatulong sa ating mga members? Unang-una, may kinalaman po sa kanya. Sa asfalto. Okay. Asfalto po, kalsada. Hindi po yun yung sa lupa. Asfalto po. Ngayon, ang kagandahan po dyan, ang tawag kasi sa business in German, before pa ng HPI, yung tawag po niya dyan ay business capitalism. Okay. O sa layman's term, joint venture. Alam natin pag joint venture, 50-50 or 60-40 yung hatian. Tama po ba? Okay. Dito po sa asphalt, nasa 40% to 50%
per month ang kinikita ng kumpanya or ni chairman mismo. Okay? So ngayon, kung titingnan natin, ang business capitalism po ay inabang dyan yung may mga 10 million, 20 million na kapital. Okay? So ngayon, syempre, ang kagandahan po dyan, kung ganito ka lang yung pinag-uusapan at ganitong porsyento na lang, magkano yan? Nasa around 8 million per month. Nakaka po ba? Yes. Malaki po ba maliit? Malaki. Sagot po kayo. Malaki po maliit? Malaki. Malaki din kasi malaking halaga yung inabax. Ngayon, maliban po sa asfalto, meron po kinalaman sa real estate. Okay. Ngayon, bigyan ko lang po kayo ng konting background. Ano yung real estate? Bahay po, familiar? Yes. May bubong, pinto, sa mga bintana. Anyway po, ang pangalan po ng subdivision ng HPI is Splendorosa. Dito po sa San Fernando, Pampanga. Pagitan po ito ng San Fernando at Bacolor, Pampanga. Okay? So kung titignan po natin yung Splendorosa, paano napasok si Chairman dun sa business ng real estate? Ito pong Cabrera Building, itong pinalalagyan natin ngayon. May-ari po nito si Engineer Cabrera. Okay? Ngayon ang nangyari, in-offer niya kay Chairman na yung Splendorosa, i-finance niya yung housing. Dahil yung Splendorosa, yung buong subdivision, tapos na yung drainage system at yung mga kalsada. Okay? Ngayon, kailangan nalang i-finance yung mga housing na around 30 million. Ngayon, kung titignan natin dyan, yung Splendorosa po, ang total units po is 150 to 160 units sa mga bahay. So, to be safe, para maging safe yung figures na makukompute natin, gawin na lang natin 100 units. Para yung figure na kukompute natin mamaya, safe figures. Tama po ba? Ngayon, kung titignan natin, ang isang bahay kasi doon sa Splendorosa, nagre-range ng 3 million to 5 million per unit. Okay. So ngayon po, kung kukupitin natin dyan, kung may mga calculator kayo, pwede mo i-check, 100 units times 3 million, magkano po yun? 300 million. Okay. Gross po yun. Bakit gross? Ang neto, ibabawas natin yung nilabas niya. Para makompute natin talaga yung neto na pinag-uusapang figure na kita ng kumpanya. Tama mali? Tama. So, 300 million times minus 30 million, that's 270 million pesos. Malaki, maliit? Malaki. Sobrang laki kasi malaki din yung nilabas. Tama po ba? Tama. Okay. Yan po yung isa sa mga negosyo ng HPI. Ano pa po yan? Meron pong kinalaman sa mga sasakyan. Buy and sell ng mga sasakyan. Okay. So, kung familiar po kayo sa Burger King Timo, okay? Dito po yan sa may Timo, of course. Ang tapat po nun ay Concars. Mga buy and sell ng mga sasakyan. So, kung titignan nyo yung line-up ng mga sasakyan na binibenta doon, mga high-end cars, doon lang po pumapasok yung mga Ferrari, BMW, Mustang, Camaro, yung kung ano-ano mga sports car na yun. Siyempre, kung titignan natin, kung ganong sasakyan yung binibenta, ano ang markup? Dang million o million? Ay, dang libo o million? Million. Million. Of course, kasi malaki yung lalabas ng puhunan. Personally, ang sasakyan po ni Sherman, sila po yung nakamita ng sasakyan ni Sherman, yung kulay yellow. Yan. Lamborghini. Ngayon, kung titignan natin, kung ganong sasakyan yung pinag-uusapan, malamang, million yung puhunan, million din yung tutubuin. Tama mali? Tama. Ngayon, maliban po dyan, sa tatlong yan, meron pa po isa. Ano po yun? May kinalaman po sa agriculture. Okay? Alam naman po natin na agriculture, ang Philippines is saya sa mga kilala na ito yung malalakas na produkto natin. Ano po yan? Palay, gulay, at kung ano-ano pa. Ang maganda po dyan, yung agriculture natin, 5 hectares na fish pond. Okay? So may kinalaman pa rin sa pagkain. Basic necessity. Tama rin! So kung titignan nyo yung mga negosyo around HPI, yan yung isa sa mga basic necessity ng tao. Bakit? Yung kalsada, syempre, yung ginagamit natin ng transportation, bahay, pagkain. Ah, mali. Ngayon, kagandahan po dyan, this coming June or July, mag-ooperate na po yung tinatawag natin na call center. Okay. Ano pong pangalan ng call center natin? HPI Solutions. So, saan po ang opisina? Dito po sa may Ortigas. Okay. Ngayon po, ang kagandahan dito, sa HPI Solutions or sa call center na lang, balikan po natin yung mga kaibigan natin, yung mga taga-call center. Okay? Alam naman po natin na isa sa mga pinakamataas magpasahod dito sa Pilipinas, yung trabaho bilang call center agent. Tama rin! Tama. Tama. Ngayon, kung ang isang negosyo na kaya magpasahod ng malaki sa mga empleyado niya, ano kaya ang kinikita ng negosyo? Maliit o malaki? Malaki.
Okay, so ang i-cater po ng HPI Solutions ay yung mga medical supplies from Australia. Yun po yung i-cater natin. Since HPI, international po tayo yung HPI, i-cater na rin natin yung mga concerns from Kuwait, from Dubai, at kung ano pang mga bansa na meron pang HPI. Okay? Para kumbaga customer service. Okay? Nasusundan po? Yes. Ngayon, maliban po dyan, merong ipinipropose na since internationally tayo, syempre yung mga kasama natin o mga member from ibang bansa, ang nagiging medium or paraan nila para makapagpadala ng pamilit ng produkto natin ay yung Western Union, Cebuana Lovillier, kung ano-ano pa. Tama po ba? Tama. Ngayon, ang kagandahan po dyan, magtatayo tayo na sarili natin Renitas Center. Okay po ba yan? Okay. Okay, di ba? Ngayon, ang kagandahan dyan, Chinese, eh, no? Ngayon, ang kagandahan dyan, yan po yung mga negosyo around HPI. Okay? At marami pa po. Isa po sa mga napag-usapan namin. Sekreto na lang po natin, ha? Okay. Surprise po kasi ito. Pero bibigyan po kayo ng konting glimpse. Pagbabaan niyo po ng building, at nakita niyo yung kabilang building na susunod, di ba Cali Burger? Yung katabi po na ng tao, anong pangalan nung nakatabi? Highlands Coffee. Tama rin! Okay, ang kagandahan po niyan, pinapag-aralan na ng chairman, na bibili niyo yung building at magtatayo na Jollibee. Okay? Huwag kayo may, huwag mo niyo yung sabihin sa iba, pero ito yun. Ang franchise ng Jollibee, ang kagandahan po niyan, ang Jollibee po ba malaking kumpanya, maliit? Sa tingin niyo, pag may franchise kayo ng Jollibee, buhay na o hindi? Buhay. Stable lang yung kumpanya, hindi? Sabi nga niya sa akin ng isang gabi, ayoko nang sumubok ng mga testing na negosyo, gusto ko yung stable na. Para yung HPI, makatulong yung mga stable na negosyo sa sarili natin kumpanya. Okay po ba yun? Okay. So, kagandahan niya, bababala kayo, Jollibee na, di ba? So ngayon, isa yun sa mga businesses around HPI. Proposals pa lang naman yung mga huling part na hindi ko sinama dito. Okay? Ngayon, papaano po ba maging part ng HPI? Okay? Ngayon, ang kagandahan po dito, sobrang dali lang naman. Okay? Dito na natin simulan. Para po maging part tayo ng HPI, ang per account po kasi natin dito is 1,050 pesos na pwedeng kumita ng 2,800 pesos within 45 okay. Ang kagandahan po dyan, sa pagbili natin ng accounts, kailangan ng add number of accounts. So, ibig sabihin po niyan, minimum ng 7 accounts ang pwede natin i-purchase dito sa HPI. So, dito po, sundan niyo po akong mabuti kasi ito na po yung paraan kung paano tayo kumikita dito sa kumpanya natin. Okay po ba yun? Okay. Ngayon, ang kagandahan po niyan, bakit kailangan add number yung accounts na bibili natin? Okay? Ngayon, kasi yung number one account natin is your main account. Diyan natin i-monitor lahat ng mga summary ng accounts natin. Ngayon, para kumita ang isang account, let's say for example, si account number one, para kumita siya ng 2,800, kailangan si account number two mo at account number three kay account number one yun. Nasusundan po ba? Okay. Ngayon, si account number 4 and number 5, malamang kay number 2 yon, tama? Para kumita din siya ng 2,800. Ngayon, si account number 6 and 7, kay number 3 yan. So, basically, sa business natin, minimum of 7 accounts. Pag more than dyan, tuloy-tuloy-tuloy lang. Idudugtong lang natin siya doon. Nasusundan po ba? Okay. Ngayon, kung titignan natin, sa 7 accounts na binili natin, package po ang tao dyan. Ibig sabihin, meron pong mga kasama, mga produkto. So, ngayon, tingnan muna natin ito. Sa 7 accounts na binili po natin, 3 po doon ang active account. Okay? So, ibig sabihin po, sila yung kikita ng 2,800 within 45 days. Ngayon, kagandahan po dyan, kung binili natin, 2,800 times 3, that's 8,400. Okay? Nasusundan po? Yes. Ngayon, magkano po ba ang nilabas natin? 7 accounts times 1,050. Magkano po yan? 7,350 pesos. Sa 7,350 pesos, ano po yung mga kasama yan? Unang-una, okay, may mga products po na kasama yan. Okay? Sino po dito yung familiar sa collagen? Taas po ang kamay. Okay, kung hindi po kayo familiar, pwede natin i-search yan mamaya sa internet. Okay, ang collagen po, may mga kinalaman yan sa mga joints natin. Okay? Isa yun sa mga pinakamahalagang parte ng katawan natin
na nagko-combine or nag-isang kumbaga parang nagko-combine ng mga joints. May kinalaman siya ng mga joints sa skin. Okay. Ang health benefit doon sa mga joints and mga ligaments, ang beauty naman, aesthetically, sa skin kung may kinalaman yung mga collagen natin. And pangalawa, meron tayong online portfolio na pwede natin i-monitor yung accounts natin. Ayan po. Yung website natin is hpidirectsales.ph, kasama na po yan doon sa package natin na 7350. Ano ba po? Yung potential na kumita ng reward system bonus. Ngayon po, kung titingnan natin, ang tawag po doon sa kinita natin, from 7,350 pesos naging 8,400, ang tawag po doon, yun po yung reward system bonus. Bonus na lang po yun. Okay? Para may pambayad na ng kuryente, hindi tayo tawag na safety net. Okay? Oo nga, ma'am. So ngayon, ang ibig po sabihin ng safety net, okay? Po tayo dito. Ang ibig po sabihin ng safety net, ito po yung paraan ng kumpanya, paano siya kumikita sa sarili niyang sistema, wala pa nitong mga to. Okay? Ulitin ko po. Ang ibig po sabihin ng safety net, paraan ng kumpanya, paano siya kumikita dun sa sistema niya, maliban dito sa iba pang mga negosyo. Okay? Around HPI pa lang. Number one, okay, every 1,050 pesos na account, 10 pesos po dun ay sa kumpanya. Okay. So, ibig sabihin po, sa 1,050 pesos, 10 pesos po dun sa kumpanya. Ang kagandahan po niyan, kung titingnan natin yung sales natin everyday, averaging of 5. Ngayon, every 5,000 nakita ng isang member, merong 100 pesos na product voucher na ibabawas dun sa kinita natin. Ulitin ko po, every 5,000 nakita ng isang member, 100 pesos dun, products. Ibig sabihin, yung vouchers na yan, pwede natin ipapalit ng mga produkto. Tayo po ang kauna-unahan sa Pilipinas na naglabas o nag-endorse ng coffee na may collagen. Kapi po, familiar? Si pong mga nagkakapi dito, taas ang kamay. Ayan. Ang kagandahan po dyan, dito, yung coffee natin may collagen. So may health benefits at kung ano-ano pa. And syempre, walang kamatayang glutathione. Okay? Tayo mga Pinoy, mahilig sa ganyan, di ba? Glutathione, pero yung glutathione natin, merong collagen. Siyempre, meron tayo tinatawag na collagen mask. Meron din tayo collagen soap, at kung ano-ano pa. Okay, so yung ibang details ng mga products natin, pwede natin i-discuss further. Focus muna tayo dito. Ngayon, pag titignan natin, ang payout natin, ano po ba ibig sabihin ng payout? Ibig sabihin po niyan, yan ang kita ng mga member. Or ibig sabihin, yan yung araw kung saan nire-release ng kumpanya yung kita ng mga members. Okay? Ngayon, every Wednesday and Saturday yung payout natin or releasing ng mga cheque. So, kung titingnan natin yung average ng kung magkano ang nire-release ng kumpanya para sa mga member, that's around 15 million to 20 million pesos per payout. So, kukumpitin po natin ulit yung pinakamababang value para medyo safe yung kukumpitin nating value. Okay? Susundan po ba? Yes. Ngayon, 15 million, sabi dito, kita po yan ng mga member. So, ngayon, sabi dito, every 5,000 nakita ng member, may voucher. So, ang gawin natin, 15 million divided by 5,000 para malaman natin kung ilang pieces ng voucher yun. So, 15 million divided by 5,000, that's 3,000 pieces. Pero ang isang voucher, magkano po? 100 pesos. So, times natin ng 100. So, magkano po yan? That's 300,000 per payout. Eh, ang payout po natin every Wednesday and Saturday. So, times 2. So, magkano po yan? 600,000. Times natin sa 4 weeks in 1 month, magkano po? 2.4 million. Ngayon, balikan po natin yung 1.4 kanina. Okay? So, 2.4 plus 1.4, magkano po yan? 3.8 million pesos per month. Ngayon po, tanong lang po ako ha, kung kayo po ay may negosyo na kumikita ng 3.8 million pesos, magsasara po ba? Hindi. Magsasara po ba kumikita ng ganito kalaki? Hindi. Hindi, of course. Ngayon, ang kagandahan pa dyan, dun pa lang sa sistema niya, kumikita na ng ganito kalaki. Ang kagandahan po, balikan lang po natin ito.
meron pa pong ganitong negosyo around HPI. Okay? So, nasagot na po dito yung backbone and stability ng company natin. Tama po ba? Tama. Ngayon, balikan po natin yung 8,400 kanina nakikita ninyo. Sabi dito, every 5,000 may voucher. So, kung titignan natin yung 8,4, almost dalawang 5,000 yun. Kaya 200 pesos na product voucher yung makukuha natin dyan. So, ibabawas yan dun sa 8,4. Ang nakuha talaga nating cheque ay 8,200 pesos plus 200 pesos na product voucher from 7,350 pesos. Okay po ba yun? Okay. Ngayon, kung titignan natin, that's around 10% ang kinita ng 7,350. Ngayon, pwede natin i-maximize hanggang 30% yung business natin. Okay po ba yun? Okay? So, nasusundan po ba? Ngayon, kung titignan natin, kung 10 to 30% ang kinikita ng mga member, balikan natin yung asfalto. Okay? Sabi dun sa asfalto ng negosyo ng HPI, 40% to 50% per month. Eh, yung 10% po yan, every 45 days. So, ibig sabihin, napapaikot ng maayos. Sa number of days, napapaikot natin ng maayos sa mga iba't ibang negosyo. Ngayon, kagandahan, kung babalikan natin to, kung 40% lang ang kinita ng HPI sa asfalto, at 30% ang inoffer niya sa member, magkano natira? 10%. Ang habol po kasi natin dyan, yung bulk, yung dami ng mga member, bakit ilan na ba population ng HPI? That's around 10,000 members na po. Okay? Madami na po ba yun? Okay, pinapalakpakan po yun. Pero susundan niyo po, kasi sobrang tahimik niyo, I'm sure nakikinig kayo mabuti at sinusundan niyo, okay? Ngayon, kung titignan natin yung bulk na yan, paano ba ulit nakikater ng kumpanya or nai-offer ng kumpanya yung ganong pagkita? Doon na po pumapasok yung tinatawag natin na multi-level marketing. Ang SEC registration po kasi ng HPI is multi-level marketing. Okay? Ibig sabihin po niyan, group of people working together. Ano pong nangyayari? Sino po dito yung familiar sa network marketing or networking? Okay? Sabi po sa labas, ang mga traditional na networking, bili ka ng product, buka ng left and right, palakihin mo yan, nayayaman ka. Tama rin. Hindi po tayo ganyan. Okay? Ang tawag po dyan is binary system. Ngayon, paano naman po nangyayari yung HPI? For example po, I have 3 active accounts. Ako po ito, yung 1, 2, 3. Okay, kuha po tayo example. Sir, anong name po? Alexis. Sir Alexis! Ako po si Felmer, okay? So, Sir Alexis, ako ito. Ngayon, since sumali ka ng HPI, naging member ka, ang mangyayari po niyan, nandito ka na sa ilalim. Okay? Ngayon, ang mangyayari, kung nasa ilalim ako, sino yung kikita? Yung nasa ibabaw. So, kikita to, kita yan. Ganun din to. Okay? So, may umakyat. Susundan. Ngayon, once na-reach natin yung maximum, ang sabi dito, 2,800, stop na dun yung pagkita ng accounts ko. Tama rin? Tama. Ngayon, once na-reach ng accounts ko yun, ang mangyayari, sasakihan ako ng kumpanya, syempre, ang taong kumita na gusto ulit, kumita. Ngayon, ang mangyayari, pag nag-repurchase ako, ano mangyayari? Nandito na po ako sa ilalim, sir. Okay? Ngayon, sino na po yung nasa ibabaw? Kayo na po. Sino na yung kikita? Kayo na rin, sir. Ganun po yung nangyayari. And take note, balikan ko ulit, ilang members na po tayo? 10,000 members na po. Yung naggaganyanan every 45 days. So, infinite cycle yung nangyayari. So, ngayon, dito, walang saturation. Imagine this, para layman's term yung paliwanag. Kung ilan man tayo sa kwarto na to, sir, sarado mo, lock mo. Wala tayong palalabas yung buhay. Meron lang po. So, ngayon sa kwarto na to, what if tayo lang yung member, hindi 10,000? Example lang, tapos, ngayon, lahat tayo member ng kumpanya. Nilabas natin 7,350. Lahat tayo. Okay? 7,350. Wala mang pumasok dyan na bagong member o wala mang sumali na bagong member sa HPI. Safe pa din. Kasi bakit? Pag kumita si sir, na-reach niya yung 2,800, kikita pa ba siya? Hindi na. Stop na doon. Ang mangyayari, pag kumita siya, ano mangyayari? Nasa ilalim na. Ngayon, for example, siya yung unang-unang sumali. Tapos si sir, siya yung pinakahuling sumali kasi nag-isip. For example, ngayon, kahit siya yung pinakahuli na pumasok, ano mangyayari? Pag kumita na tayo lahat dahil nasa ibabaw niya tayo, ano mangyayari? Pag nag-repurchase ulit tayo, sino yung nasa ibabaw? Siya na. Kasi nasa ilalim na tayo lahat. Tama rin! So ngayon, siya naman yung matutulungan natin kumita. So kahit walang bagong member na pumasok,
tayo pa lang, safe na yung business. Infinite cycle na yung nangyayari. Okay? Ngayon, bakit 45 days? Bakit ganun? May period of time. Paano nga naman kikita ang isang kumpanya na kung pwede naman natin gawin 7 days lang? Pasok mo ngayon, 7 days kita ka. Pero paano natin ginawang wallet yung HPI? Pasok ka pera, labas. Pasok pera, labas. Paano ngayon mai-disseminate or paano mapaparoli ng maayos dun sa mga negosyo around HPI? Kaya po nagkaroon ng ganito. Para maging safe at stable yung kumpanya natin. Sabi ko nga eh, bago makita yung HPI, sabi ko kahit yung nag-present sa akin, kahit gawin niyang 60 days yan, okay lang. Sample lang naman to. Pero ayoko mangyari yan, sayang naman, di ba? 45 days. Sabi ko kahit 60 days, okay lang. Bakit dumating ako sa ganung thinking? Dahil sabi ko sa sarili ko, bago ko makita yung HPI, wala naman akong alam sa labas para kumita ng 10 to 30% yung pera ko kaysa nasa banko. Tama li. Kaysa nasa banko, dito ko na lang lalagay. Sabi ko nga, sa labas, kung 60 days yan, at 10% lang kinita ko, malaki pa rin. Tama li. Kasi sa banko, magkano lang yun. Ngayon, ang kagandahan po dito sa business natin, hindi natin kailangan mag-refer. It's an option. Option na po ng isang member kung maikwento niya. Sa sobrang ganda ng negosyo natin, ang sarap niyang ikwento. Ang kagandahan nung matutuwa pa yung hinatak natin. Ba't mo ngayon ngayon ako hinatak, di ba? Kesa nasa banko yung pera ko, ilalagay ko na lang dyan. Tama li! Tama. Ngayon, ang maganda po dyan, meron po akong surprise sa inyo. Okay? May mga question kasi sa akin, na paano survey, paano kung hindi 7,350 yung lalagay ko? Paano kung 10,000? Kaya 20. O kaya 50,000. Paano kung nakakupit ako sa nalipo ng 300,000? Kupit, ano? Hindi. O kaya nakapag-loan ako sa banko, o kaya sa bus ko, sa mga kakilala ko sa tita ko ng 1,000,000. Magkano ibabalik sa akin after 45 days? Sales base po, ano, babago pa rin siya. Maaaring bumaba, maaaring 45 days. Okay. Ngayon ang kagandahan po dyan, may surprise ako. Pero, secret na lang natin. Okay lang po ba yun? Okay. Excited na ba kayo sa bibigay kong secret? Yes. Excited na ba? Yes. Kasi kung nakita ko yung negosyo, sa lahat ng presentation, syempre, of course, natandaan ko yung mga negosyo na yan. Para pag tinanong ako, ano ba yung HPI? Ah, may mga negosyo around it. Pero ang pinakatinandaan ko, yung susunod na isusulat ko. Okay lang po ba yun? Yes. Kasi after kong makita itong formula na to, hindi ko na tinigilan yung pag-compute sa calculator. Hindi po ako nakatulog. Okay lang po ba ibigay ko rin sa inyo? Okay yun. Okay po ba sa inyo? Okay. Yes. Parang tulog na eh. Buhay pa ba kayo? Yes. Kising ba? Yes. Sino po dito yung nagugutom na? Taas ang kamay? Wala. Good. Ang maganda yung answer. Ito, bigay ko na yung surprise ko. Bihira ko po kasi pinapakita to. Okay lang po ba? Binaro ko na? Yes. Okay. Excited na ba kayo? Excited. Yes. Kasi pag nakita nyo to, I'm sure, mamaya, ang hobby nyo na, is sumawak ng calculator, paano, kung magkano kikitain natin dito sa negosyo natin. Ngayon, ito po yung sikreto niya. May mga iba't ibang amounts na naiisip, paano kung yung ganito, ganito amount, ganito kaliit, ganito kalaki, ganito lang po yan. Any amount, divide natin ng 1,050. Para malaman natin kung pinaka-cops. Tama? Pero divide by 2. Why? Sa 7 binili natin, kalahati doon yung nag-mature. Tama rin. So, ibig sabihin doon, divide by 2, yung makukumpute natin dyan, yun yung active number of accounts. So, ibig sabihin, yung lalabas sa calculator dyan, kunin nyo yung whole number. Whole number ng answer. Bakit? Kasi may mga lalabas dyan, 0.2, 0.5, eh wala namang kalahati o 1 point na account. Tama rin. Okay, so whole number ng answer times, dapat 2.8. Tama? Pero yung 2.8 ay? Gross. Bakit gross? Kasi dahil dito, sa product voucher, ang pinakamalapit is 2.743. Yan na po yung amount ng check-in na makukuha natin after 45 years. BDO. Okay, labas ang calculator. Labas po natin. Personally, nag-start po ako ng 50,000 pesos. Ganito lang po yan. Okay? Sir, nakikita ba? Kayo mga nakakita, tulungan nyo na lang ako. Okay? So ngayon,
Yan. Next start po ko ng 50,000 pesos noong October. Okay? Sabi dito, any amount divide 1,050. Okay, so may 47 accounts ako. So nasunod na yung add number of accounts. Tama? Sabi dito, divide by 2. So I have 23.809 active accounts doon. Pero sabi dito ay full number. So 23 yung kukuhin natin. Times natin ng magkano? Magkano? 274. Yung 50,000 after 45 days ay magkano? Sir, pakibasa. Sir, pakibasa. 63,000. So ibig sabihin yung 50. Pag binili natin ng mga package, ng mga products natin, magkakaroon tayo ng reward system bonus sa company. Yung reward system bonus, magkano? 63,000. Question. Pag in-issuan tayo ng 63,000 worth na checking, option na natin yun kung bibili tayo ng accounts o hindi na. Kung gusto natin pumita pa ulit o hindi na. Kung babawasan o dadagdagan, nasa sa inyo na po yun. Yun yung kagandaan, hawak nyo, option nyo na yun. Tama? Ito yung good question. Paano ko, sir, kung hindi ko babawasan, tapos hindi ko rin dadagdagan? Same formula. Divide 1,050. Divided by 2. 30. Times 2,743. So yung 50 naging 63. Yung 63 naging, magkano sa? 82,000. What if, iron ulit natin, divide 1,050, divide by 2. 39. Times 2,743. Magkano, sir? 100. So ibig sabihin, sa sistema ng negosyo natin, any amount after 3 rolls or 3 cycles, pag hindi mo mabawasan o dadagdagan, magta-times? So, paano kung nakakupit ka sa nanay mo ng 1,000,000? Tapos, pirol mo ng 3 beses dito, di ba? Mga 3, 45 days, di ba? Asa yung 1,000,000 ko, hanap ng ating nanay mo, di ba? After 3, 45 days, balik mo yung 1,000,000. Meron ko 1,000,000 ngayon. Tama rin. Try nyo kung may compute yung 1,000,000 ng 3 beses. That's 2.2 million pesos. Okay? Malaki, mali! Malaki! Okay. I'm sure, pag labas nyo sa kwarto na ito mamaya, huwag ka na lang na ulit yun. Uy, ako, bibili nga ng ano? Tama po yun. Kasi, personally, ganun po yung nangyari sa akin. Noong October, naglabas po ko ng 50,000. Ngayon, ang maganda po nun, after ko nilabas yung 50,000, naging 60,000, tama? Ginawa ko, di ko na pinalit. Pero pinalit ako ng 300,000. Yung 300,000 po, sabi ko doon sa boss ko, boss, may bagong project, i-introduce kayo na kung gagawin ko, office. Kailangan ko ng pondo eh. Pero ng 300,000. O sige, pinalit ko ng 6 months. Yung 300,000, roll yung enroll yung dito. Naging 400, 500, tapos pinamanage ko dun sa maliting asawa ko, sa fiancé ko. Okay? Tapos nung siya rin yung manage, naglagay ako po personally ng 800,000. Yung 800,000 po, Jamaica, noong February 7. Ito po yung check-in niya. Okay? February 7. Okay. Sir, pakibasa. Yung 800,000 ko po naging? Sir, pasa, hindi camera. Isasama ko para makita. Naging 1,092,000. So, ibig sabihin, naging 1.1 million pesos. Okay, saan po ba? Ayun, bakit ko pinakita? Okay. Kung nakikita niyo yung transition from 50,000, naging 300, 500, 600, 1.1, tapos yung 1.1, kung ginawa ko, kinukain 200,000, inuwi ko. Diba? So yung 900,000 binari ko, I'm expecting next Wednesday or next Saturday, 1.2 million pesos. Okay? Pinakalakpakan po yun. Malaki po naman eh! Ngayon, bakit ko pinento? Hindi po para ipag-ibang. Pinento ko po yun kasi kung makikita niyo yung transition, napapalaki siya ng papalaki. Tama, mali? Tama. Bakit lumalaki ng ganun? Hindi po ako maglalabas ng ganun kalaki pero kung hindi ko papag-aralan o hindi ko kabisado yung mga sistema. Tama, mali? Ngayon, I suggest personal tip ko po sa inyo. Pag sinimulan niyo yung HPI, ituloy niyo siyang malaking negosyo. Ganap din naman eh. Pangarap din natin mag-try ng mga tindahan, sa restore, ang namang negosyo yung naiisip ninyo. Pag-aaralan niyo, may feasibility study. Hahanap kayo ng pwesto, hahanap kayo ng mga tao magbabantay doon, babayaran niyo. Amali! Ang pagandahan po sa HPI, wala kayong overhead expenses. May sarili kayong opisina, pero hindi niyo binabayaran. Amali! May kuryente, naka-aircon kayo, pero libre. Okay? Yung sistema, given na kikita, ang kagandahan po niyan, ang maganda rito, sisimulan mo na lang. Kapag alam na, proven na yung sistema. Okay po ba yun?
ang kagandahan ko kasi dito, ang pinag-uusapan lang naman lagi, sa ganitong kagandang negosyo, at yung duda at takot. Maaari kami magpakita ng stability, liwanag negosyo, lahat yan, kung ano magkontrata, sequestration, business permit, lahat po yan pwede ipakita. Pero, after nun, ano na, kung ikaw mismo sa sarili mo, eh, hindi mo mapaniwalaan to, hindi nalang mangyayari. Tama, mali. Ngayon, ang suggest ko po, kayo mismo pag-aralan siya habang hinihintay niyo to. Hindi naman namin sinabi maglabas kayo ng 1 million eh. Sinabi namin, ang pinakamaliit magkano? 7,350. Diyan mo muna simulan. Try mo. After niyan, pag-aralan mo habang hinihintay mo yung pagkita no, maliit na puhunan, pag-aralan mo yung negosyo natin yung pasikot-sikot. Paano yan? Kilalanin mo si chairman. Okay? Kilalanin mo yung mga top investor. Punta ka lagi ng opisina. Pag-training ka, ituturo namin sa inyo lahat ng troubleshooting. Like for example, mamaya 7 PM, may training tayo. Andun lahat ng troubleshooting, basic na kailangan matutunan sa negosyo, paano mag-incode, paano lahat. Okay? Paano pagpasok sa pinto, ganyan. Pag-uwi, libiro lang po. Pero dito, kumbaga, proven and tested na yung negosyo natin. Kailangan nyo na lang simulan. Suggest ko, pag-aralan nyo siyang mabuti. Kasi bakit? Labas nyo sa labas, at tinanong kayo ng kaibigan nyo, ng mga kamag-anak nyo sa bahay, ano yung isang kagaling? Sa HPI. O ano ba yung negosyo na yun? Basta kikita daw, pasok ka ng pera, tutubo. Ano sasabihin? Ay, scam yan. Tama li. Tama. Kasi, ano nangyari? Hindi mo naman ipaliwanag ng maayos. And take note, hindi nyo naman kailangan ipaliwanag agad. Dali nyo sila dito, kami yung magpapaliwanag para sa inyo. Di ba, napakaswerte yun sa katbuwak. Di ba? Yun yung kagandahan dito, tulungan po kasi tayo. Itong ginagawa po namin pag papaliwanag ng negosyo, it's for free. Tulong na po namin sa inyo ito. Kasi kami mga nakapagsimula na, napag-aaral namin pasikot-sikot sa negosyo, tulong na po namin ito sa inyo. Before, sila Sir Mark, sila Sir Ian lang iba. Yes! Yan, okay. Ngayon, ang kagandahan po niyan. Hello po mga ka-Hyperian. I-discuss ko lang po ngayon regarding sa reward system and hybrid encoding. Now, marami kasing nagtatanong sa akin regarding sa encashment at saka payout date. Bakit na sobra pa sa 60 days? Now, isipin natin yung system ng HPI, which is hybrid encoding, na ginawa ng mga IT natin. First, encoding 24/7 all over the world. 4 to 6 days progress bar. Meaning, kapag nag-i-encode pa lang po kayo, for example, natapos kayo ng encode sa isang araw, January 1, magbibilang pa yan ng araw, up to 6 days, red pa yung account mo ninyo. Meaning, hindi pa po qualified sa reward system. Pinaprocess pa po, binabasa pa po lahat ng mga encodes ninyo na pwedeng mag-qualified sa reward system. Okay? 4 to 6 days, pagkatapos, magiging green na po yan. Meaning, active na siya sa reward system. At magkaka-accumulate yan ng reward points na 2,800. So, after nan, magiging blue na ang account ninyo at magagraduate na yan at may qualify na po kayo sa cheque within less than 2 months. Now, 4 to 6 days pa po. From the day na nag-encode kayo, mag-aantay po tayo ng 4 to 6 days. Nasa progress bar pa yan. Papuntang reward, magkakaroon ng reward points, mag-green na yan. Meaning, active na. Bago tayo bibilang ng days or less than 2 months para magiging blue. Maging mag-graduate na yung account po ninyo. Okay? So, balik po tayo. 4 to 6 days, mag-i-encode pa lang po kayo niyan. Binabasa po po ng system. So, meaning January 1, nag-i-encode pa kayo. Magbibilang kayo ng 4 to 6 days. Yan, 4 to 6 days. Bago magiging active at magkakaroon ng reward points. So, active na siya sa reward system. Diyan na po tayo mag-uumpisa magbilang. Na sinasabing 60 days or less than 2 months para magiging blue na yung or qualify na po kayo ang account niyo sa cheque. Okay? So,
Yan, advance rule. Alam naman natin yan na pwedeng mag-online purchase na po tayo. So, next, safety net ng reward system. May sinasabi na ceiling. Alright? Kung saan, may ang ceiling ng, for example lang po ito ha, ang ceiling ng company ay 5,000 active account. Yan po. Per active account, ang pwedeng mag-pay out. Alright? At kung ikaw ay pang 5,001 na nag-encode at nag-submit sa system, doon pa mag-graduate ang active account mo sa next encashment or payout date. Okay? So, may ceiling po ang reward system na kung saan each active account lang yung pinapag-graduate per payout. Okay? At kung yung mga in-encode po ninyo na pang 5,001 na yung active account ninyo, meaning yung isang account po ninyo na active, dun pa mag-blue yan or gagraduate sa next encashment date or payout date. Question, bakit po naputol ang pag-graduate ng account ko at sabay ko naman in-encode ang lahat ng codes ko? Answer, remember, ang ceiling ng company is each active account ang pinapag-graduate ng company. Pwedeng magkasabay lahat ng active accounts mo, pwede din hindi. Magkakasabay basta andun lang tayo sa ceiling ng company. Okay, gets po tayo? Pwedeng makasabay, pwedeng hindi. At kung pag-submit ninyo, ikaw yung pang 5,001 na active account, per submit po ito, per code, or shall I say, preparing ng active account ninyo. Now, encashment day and releasing day. Sa reward system, Sunday, mag-blue-blue na yan. Releasing day ng check or payout date, Wednesday. Wednesday, mag-blue-blue na yan. Saturday, payout date. Okay? Yan po. So, for example, Monday, expected day mo. Monday, mag-blue ka na sa Monday. Bibilang pa yan ng araw. Papuntang Wednesday para mag-blue. So, ang payout mo, Saturday. Okay? Ganun lang po. Thank you and happy earnings po sa lahat.